even assuming there's no, if there is no TRO, excuse me, they... Mr. Consunhi, please, huwag kayong matulog dito. Please, wala kami binibaby dito. Hindi porket bilyonaryo ka, tutulugan mo kami. Don't do that. Pambabasto siya. Hindi pa ako natutulog. No, nakita kita, natutulog kayo. Huwag ka. Meron dito mga napinempleyado na napakatagal na. Tapos ngayon, tutulugan mo para kayong naging sarcastic dito. Huwag. Bastusan yan. Huwag mo kami bastusin dito. You don't have the right. Kahit na bilyonaryo ka, hindi ka exempted. Okay? Magpakatino ka. Gumising ka. Dilat mo mata mo. Go ahead, Attorney Maranan. Thank you, sir. As, Bigyan natin ng coffee. Komsek, bigyan natin ng coffee. Anong gusto niyo? Black or cream? Okay, bigyan. Para magising to. Go ahead, Attorney Maranan. We agree with Attorney Garcia that if a title is canceled and transferred in the name of another of the new registered owner, then the annotations on the previous title should be included in the new title. It should be carried over to the new title. What were the annotations that should have been carried over to this new title of DMCI, of Taguig Land Development? The annotations which should have been included is, one, the notice of levy, which was annotated on 16 March 2006, the certificate of sale, which was annotated on 3 June 2009, and I do not know if there was an annotation that there was no redemption on the certificate of sale, and therefore it had become final in 2010. May we know, sir, if those annotations were carried over to the Taguig Land Development title, which is TCT 12619? Those should have been the first annotations on the title. Can I be given a little time to locate the mother title of 12619? Sir, it got mixed up with the records, Your Honor. It got mixed up, sir. But I have the title of that one, too. You have the title, okay. So I'm just going to locate for it. You have to locate it. For the meantime, while you're trying to locate it, Attorney Garcia. Yes. Yes, Your Honor. Okay. Attorney Maranan, malapit na tayo rito eh. Parang nababalik tayo sa mga binibigay nilang argumento to the extent na pati ba naman yung patay eh nadadamay pa rito. Bakit hindi na lang po kayo mag-file sa Supreme Court na para mag-issue ng writ of execution at yung dokumentong yon coming from the Supreme Court iampas natin sa kanila at wala na silang pwede maitanggi because that document coming from the Supreme Court hindi na nila pwedeng tanggihan. Can you do that? And I personally am not counsel of record in that case. So the one who has to file a writ of execution, which frankly, the notice, the entry of judgment says it's executory. So we will coordinate, sir, with the counsel of record. And if the counsel of record is no longer available, then we will enter our appeals to file. Nagmamatigas nga sila. Gusto ko silang makorner, gusto ko silang makahon, if you will. Para wala na silang reason pang ibigay. Wala na silang iba pang palusot na ibigay. Because they're using that excuse na we need a writ of execution from the Supreme Court. Sinabi nito, tama? Okay. Now, can you not go to the Supreme Court since meron naman decision ng Supreme Court pertaining to this case? Sasabihin nyo na Your Thank Honor, you, may we request a writ of execution dito sa inyong decision. And I'm sure mag-i-issue yung Supreme Court. Once the Supreme Court issued that, then ibibigay natin sa kanila at wala na silang pwedeng idahilan pa siguro. Yes, sir. My law partner, Attorney Santos, just in we checked the rules, sir. There is no such thing as a writ of execution in the Supreme Court. A writ of execution is issued by lower courts. So sir, kaya nga executory na to eh. There is no writ of execution in the Supreme Court. So, okay, so who should be issuing the writ of execution in this case? The lower court, NRC. NRC, which, issue NRC. Excuse me, Senator Rafi.
You have already answered that you already issued a writ of execution. Am I correct? Yes po, I think it was issued way back 2006 yes. pa po yata. Yes, so wouldn't it suffice that the lower courts, meaning the NRRC, had already issued a writ of execution? Your Honor, what they get their entry of judgment from the SC, they get the decision, then they attach their writ of execution. Again, sir, we would really like to oblige immediately, but it's in the processes of the LRA. That we have the writ, so they can just... Mr. Chair, excuse me. NLRC, listen. Mag-issue kayo ng panibagong writ of execution emanating from the decision, latest decision of the Supreme Court, and then ihampas natin dito sa dalawang to. How's that? Para matapos na. Sige po, dalin ko po rin sa arbiter na nag-iisip exactly. ng kasong ito. Gamitin nyo itong decision ng Supreme Court, mag-issue kayo ng panibagong writ of execution kasi yung dating writ, hindi na ino-honor. Okay? Issue another writ, naka-attach itong decision ng Supreme Court, ibigay sa kanila. Now, pag nangyari yun, ano action nyo? Sir, we will comply with it. Good. Tapos ang boxing. If I may, Mr. Senator. Yes. Ganito po, no? Ang nakakapagtaka lamang po, kasi po ang NLRC po, Sir, excuse me. No, ayokong pahabain na to. Sige po. Yung kinakahon ko na nga sila eh. Ngayon, binibigyan mo sila ng another exit. Reason na para pahabain pa to eh. Siyempre, magsasalita ka. Meron silang pangkontra tuwing magsasalita ka. Para wala sila masabi pa, sasabihin mo, yes, we will issue a writ of execution base dun sa desisyon ngayon ng Supreme Court at ibibigyan natin sa kanila at kasasabi lang niya, oo. Tapos. Sige po. Okay. When can we expect you to issue the writ of execution? Ang kaso po, itong kasi ay nasa labor arbiter po. So, ipaparating ko po sa labor arbiter ang... Do you have a timetable for it? Pagkarating ko po ng opisina, sasabihan ko na po sa kanya. Kagad. Oh, please inform this committee the course of action that you will take. Sige po. For the second time, Attorney Garcia, so once yes, na nakapag-issue na siya ng writ of execution na hinihiling nyo, then tutuparin nyo na. Yes, Your Honor. Na yung pagka-cancel yes, ng title. Sir, okay. Tapos na. Sir, yes. Dugtungan mo pa, baka lalo tayong mapapahaba, Attorney Marana. Okay na. Ang fear lang po namin, sir, is kung gumawa po ng alias writ or second writ of execution, baka naman ho, yun ang sasabihin nilang bago at iaakyat na naman ho kung saan-saan. Okay. Whereas po, as I understand yung sinabi po ni Attorney Garcia, ang kailangan nilang nila is the original writ, certified true copy, okay. Yung notice of judgment, at saka okay. Yung decision ng Supreme Court, bukas okay. Na bukas, that ho, pwede suffice? Na namin yun po yung sinabi, as I understand, sir, what Attorney Garcia said, they need the original writ, the entry of judgment, which we have, and the decision of the Supreme Court, which we have. Attorney Moranon, if I understand you correctly, there is no need for the NLRC to issue another second writ. Am I correct? Yes, sir. Because my worry, sir, our worry is, alam niyo man ho, ang problema ho, lawyers can be very creative eh. Hmm. Baka ho yung second writ of execution, well, understand, ay aakyat na naman ho yan. Yes. Whereas, kung ang hinihingi lang naman ho, is the writ mentioned here, the copy of the notice of judgment in this case, and the decision, we can give that tomorrow. Attorney Elizalde, you were asking for a writ of execution that is based on the deliberations a while ago. If I may, Your Honor, what we are asking for... Let me finish, Attorney. Yes, nag-issue na ang NLRC ng unang writ of execution. Ang hinihingi mo, sinasabi mo kanina, kailangan ng writ of execution. Ang sinabi ni sabi mo from the Supreme Court. Ang sabi ni Attorney Moranan, hindi nag-i-issue ang Supreme Court ng writ of execution. Alright? Am I correct? That's correct, sir. So, kailangan ang writ of execution manggagaling sa lower courts. Correct? Am I correct? Yes, NLRC, sir. Now that NLRC has already issued a writ of execution, wouldn't that suffice? I wish. Ano yan?
sufficiente yun? I would wish that that were sufficient, Your Honor. But what we require is a writ of execution from the NLRC based on the decision of the Supreme Court. Pero Mr. Chair, I see the point of Attorney Maranan here. The lawyers of DMCI can be very creative na kapag nangyari yung kukwestiyonin nila yung bagong rate, hanapan nila ng butas, iakit nila ngayon sa korte na naman, hahaba na naman yung proseso. So therefore, yung na-issue na original na rate, dapat i-honor nyo kasi yung original rate of execution that was issued by the NLRC, when was that, sir? Ang alam ko po, as early as 2006. 2006. Yun yung kasing pinaglalabanan. Umakit hanggang sa Supreme Court. So dapat i-honor yung writ na yun that was originally issued na kung saan nagbigay ng decision ng Supreme Court now. That would be, again, Your Honor, that would be against our processes. What do you mean against the processes? We require the writ based on the final decision of the Supreme Court. That will be... Kaya nga eh, final decision. The Supreme Court came up with the final decision from the writ that was issued back in 2000. I cannot change the procedure, Your Honor. What we require is a second writ based on the decision of the Supreme Court. Ang problema nga, na intindihan ko concern ni Attorney Maranan, eh, gagawa ito ng mga legal maneuver na para matagal na, mapapatagal na naman tayo, magpapile na naman sila ng mga kuwano ng MR sa korte questioning that second writ. Your Honor, because there was a case filed and this went all the way to the Supreme Court, so what we are talking about is a second writ. Otherwise, we would become liable ourselves. No, Attorney, listen. Yung original writ of execution that was issued back in 2000, yun yung pinaglalabanan, yun yung kinukontest nga nila. Tama? Sa hanggang sa umakyat sa Supreme Court. Ngayon, sabi ng Supreme Court, tama yung writ na in-issue noong 2000. So, bakit pa mag-issue ng panibagong writ na naman? Nabibigyan yung pagkakataon, itong DMCI na gumawa ng legal maneuver na para mapatagal na naman yung kaso. Sir, what the question there which went to the Supreme Court was not the lawfulness of the writ, but the decision of the NLRC. That is why we require... Kaya nga, the NLRC issued already a writ. Go ahead po, Commissioner Nick. I was about to state po kanina, Mr. Senator, Sir Chair, na ang NLRC po kasi, kahit po na iakyat sa Court of Appeals ang kaso, nag-i-issue po after 30 days paglabas ng entry of judgment ng commission ng writ of execution. Opo. Kung wala pong TRO, restraining order, or preliminary injunction, or much more permanent injunction, continuing po yung writ of execution na yun. Ang hindi po namin maintindihan, bakit in the meantime, hindi po ginawa ang pag-execute ng writ of execution na yun na nagsasabi na i-cancel na yung titulo at ilipat na po rin sa pangalan ng mga nagwagi na mga manggagawa. Okay, maliwanag na sinabi ni Commissioner Nick daw. Why did you not implement the first writ of execution issued by NLRC? At saka ang tanong, meron bang TRO? Doon sa writ? There was no temporary restraining order. Sige, magturoan kayo. Sige, turuan kayo. Your Honor, what went up to us was called a consulta as to the registrability of the decision of the NLRC. In consulta number 5208, we agreed with the NLRC that their order is registrable. Hindi ho kami kumontra. Attorney Elizalde, yes, huwag kang lumayo. Uh-oh. Ang pinag-uusapan na natin dito ay yung writ of execution that was issued by NLRC para ma-cancel na po yung title. Ang sinasabi nyo, mag-issue ka ng panibagong writ disregarding the previous writ para gagawin nyo na yung tama para ma-cancel na ngayon title. Ang sinasabi ni Attorney Maranan, eh, binibigyan nyo lang ng pagkakataon, itong DMCI, binibigyan nyo sila ng leeway na para makapag-file ng kung ano ng motion, mapatagal yung kaso. So, meron ng writ na na-issue ang NLRC at hindi question yung writ na yon, hindi nag-TRO, nag-file ng TRO.
So lumabas yung decision ng Supreme Court patungkol doon sa decision ng paglabas ng writ. Then why do you need another second writ? Your Honor, because sabi mo meron kayong policy. Yes, sir. Show us that policy. Nasaan? Show us. Nasa procedures ho na. No, kaya show us that procedure in black and white na nagsasabi na kailangan merong second writ. Show us. I do not have one with me. No. No, kung wala ka may pakita, then you're lying to me and I'll hold you in contempt. You're lying. Gusto mong makulong? Your Honor, na, no, no, sabi mo, huli ka na eh. Sabi mo, that's not part of your procedure. Kailangan mag-issue ng second writ because that's part of your procedure. Where is that procedure? Where does it say? Doon sa procedure ninyo, sa LRA, na gano'n nga dapat ang sistema. Show me. Pag wala ka na ipakita, nagsisinungaling ka, pakukulong kita sa baba. I do not have a copy. Why? I did not bring any. Then call it. Call somebody. Call them. Right now. I'll give you 50 minutes. Make a phone call. I'll check, Your Honor. Thank you. Call. Sige. Nasaan yung procedure na yun? Kasi pag may nakapakita ka ganun black and white, then it's a different story. Pag wala ka may ipakita, pakukulong kita. Sa baba. Sige. Call them. Hello. Alright. Just turn off your mic, please. Alright. While waiting for the... Mr. Chair, no. Dapat yung eksakto na kasabi na kailangan may second writ. Kasi yun ang binibigyan palusot eh. So, Commissioner Ligdao, abogado ka, no? Opo. Yeah. So, as far as I understand, during doon sa mga sinasabi mo, no? So, they should have implemented the first writ of execution. Am I correct? Opo. Dapat na. But they did not. They did not implement. So, in your case, in your opinion, you do not need to execute another writ of execution. Kung ako po ang personal based ko po na opinion. Based on the yes Supreme Court decision. Personal ko po na opinion, hindi na po kailangan. Kasi kahit po umandar po ang kaso sa Korte Suprema, maaari pong implement pa rin yung aming writ of execution. In the which they did of, not. Yes which po. They did not do. Yes po. Alright, so in your own opinion, as a commissioner of the NLRC, you do not need to execute another writ of execution. Mag-issue ng writ of execution. Alright, maliwanag. Kasi Mr. Chair, nakita ko, pati itong LRA, pinaikot-ikot tayo. Yung kagalingan nitong LRA sa pag-ikot-ikot at kagalingan nitong DMCA sa pag-ikot-ikot, pinagsama mong dalawa, bingo. Talagang wala tayong patutunguhan dito. Pag in-entertain natin yung kanilang kabalastugan. No, I'm not gonna accept it. Attorney Elizalde, have you... did you get the records ready? Your Honor, I'm having someone look through the records now. Excuse me? Pinapahanap ko po, sir. How long would it take? Kayo pa ba, manual o computerized? Dapat isang pindot sa computer, hanapin nyo, search, nandiyan agad. Manual po yung... Oso ko manual, abutin tayo dito ng siyam-siyam. Gusto mo i-suspend natin para pagbalik next, para sa next hearing, meron ka na nun. I fervently apologize that we are still looking. Kaya nga, kung halimbawa, sasabihin mo hindi mahanap-hanap dahil manual pala kayo at kung saan nakalagay na yung dokumentong yon, saan nakabaon, so sa susunod na hearing, may dala ka na. Yes, Your Honor, we'll do that. No, we'll wait for you now. We'll okay. Wait. Sige. Attorney Elizalde, abogado ka, di ba? Attorney. Yes, alright. Your Honor. Hindi ka ba sumasang-ayon sa opinion ni Commissioner Ligdao na hindi na kinakailangan mag-issue ng isa pang writ of execution base sa... Mr. Chair, I'm sorry. Yes. Kasi nga, babalik naman tayo doon. Sabi niya, procedure. Pinagbabawal. That's why, para matapos na agad to, ipakita mo yung procedure ninyo na sinasabi mo alright. Wherein it states na kailangan ng second writ. Alright, Attorney Elizalde. Kung implement mo yung inisyo ng NLRC na writ of execution, sa tingin mo ba may kakaso sa'yo? Sino magkakaso sa'yo?
Hindi ko po alam, Your Honor. What you want to Why do... Why don't you implement motu proprio the issuance of the writ of execution by the NLRC, which has been issued way back 2006 pa, 18 years ago. You did not do anything about it. Mr. Chair, baka babawiin eh. Baka may babawiin ang DMCI sa kanya. Hmm. Bakit? Were you there already in 2006? I was not a lawyer in 2006, Your Honor. Oh. Anyway, now that pinag-uusapan natin to, bakit hindi niyo gawin? Meron ng Supreme Court decision. Will I be granted, sir, just to check the procedure? I am looking for the for yung sa procedure. If there is any chance that we can follow what you are saying, we will do so. Certainly. Following up dun sa sinabi ni Mr. Chair. So, meron bang labag sa batas kung sakali man meron ganung procedure? Kapag sinunod mo yung original writ na inisyu ng LRC and then going back sa decision ng Supreme Court, kapag sinunod mo, nag-motu proprio ka, meron ka bang violation doon sa procedure? Ikaw ay makukulong? Your Honor, alamin ko muna. I really need to see the document that we have there first so I can make a... You should have come here prepared already. You knew that we were going to have a hearing. Last year, during our last hearing, sinabi ko, January 24, pag-hearing tayo. Oh, you're trying to delay the proceedings here. So, ilang minuto na? I think 50 minutes na. Wala pa rin yung procedure. Yeah, marami pa mga resource persons na pwede tanungin dito. What's the procedure? Hindi pa po nagre-reply yung tinawag ko sa office. You see, Mr. Chair? Gumamit ka kasi ng procedure ngayon. Corner kita. Nakahong kita. Sige. Palusot pa more. Kala mo, malusutan mo kami. Sige. Pag wala ka maipakita ang procedure, nagsisinungaling ka, baka, I'll hold you in contempt, baka makulong ka sa baba. Because ayaw namin nagsisinungaling dito. Ayaw namin pinaikot-ikot kami rito. Na magsisinungaling ka sa amin, nagsisinungaling kayo sa taong bayan. Kanina pa kayo nagtuturuan, kanina pa kayo nagbubulong-bulungan eh. Isa sa inyo, nagsasabing, ikaw yan. Yung isa, hindi, ikaw yan. So nasaan yung procedure? You called somebody. Who did you call? Yung records officer po namin. Okay. What did you ask your records officer? The rule? Yes, sir. The procedure that requires a writ of execution na bago. Na bago? Na bago? Yes, sir. Okay. Sige, I want to see that. Okay, habang iniintay natin na yes, Senator Rafi, siguro tanungin natin yung ibang mga resource persons here. Okay, Mr. Consonghi, I think you're quite sleepy already. Gising na, Mr. Consonghi. Okay. Going back to my previous question. Will the condo unit owners be deemed homeless or will you initiate refund proceedings? No, talo na kayo sa kaso? No, sir. What do you mean no? Pwede namin sorry pera nila or choose another unit. Marami naman kami unit doon. Marami kayo unit. Sa tingin mo, papayag yung mga unit owners. Eh kung doon sila komportable sa binenta nyo units na disputed. Most probably, sir. What do you mean most probably? Well, I cannot conjecture now. Okay, may mga ganitong kaso ba na nangyari sa DMCI property owners sa mga nakalipas na taon? Wala naman po. Wala. Okay, will the unit owners be refunded based on what value? Their acquisition price or the market value? Well, paano yung mga nagastos ng mga unit owners sa pag-remodel? Sa renovation, yung mga incidental costs? Kausapin ho namin sila. Ilan yun? Man. Ilan yung kakausapin ninyo? No, kung sakali hong... Ilan yung unit owners kausapin ninyo? 130 ho. 100? 30. 130? Okay, the DMCI has been directed by the Department of Housing in Dizon
in their order dated January 19, 2024, to cease and desist from selling and collecting monthly amortizations at Ivory Wood Condominium. Likewise, the MCI was also ordered to pay an administrative fine of 10,000 for failure to meritoriously explain to the DSUD order dated December 6, 2023. Have you received this order? Oh, an update. I will complying, sir. Were you still collecting? No, sir. Based on the directive of the DSUD? Yes, sir. Are you sure you stopped collecting money? Who's from DSUD? Okay. As reported to me this morning, sir. Okay, during our previous hearings, the MCI officials admitted that 131 units in three buildings are affected. Out of the 965 total condo units in Ivorywood. Okay, are the unit owners aware of this predicament? Alam na ba nila? Yes, sir. Going to my previous question, did you inform them? Did you inform them of the latest Supreme Court ruling? I was informed. No, Mr. Chairman, kasi ngit lang briefly, please. Okay, ang tanong, nung kayo po ay nagbibenta ng mga unit na yon sa mga kliyente ninyo, did you inform them na itong binibenta namin mga unit, may kaso ito ngayon sa korte? Did you do that? Naging honest ba kayo doon sa inyong mga kliyente? I'm not aware of the details at the time, sir. No, ikaw ang may-ari. Dapat aware ka na merong kaso to sa korte at nagbibenta ka, sana man lang you have the decency to tell your client na, oy, mga client, itong mga binibenta naming unit, may kaso sa korte ito, ah. Then let your client decide whether to pursue in still buying the unit or, may kaso pala sa korte yan. Ayoko na. I was not aware of the situation. Okay, you were not aware, but your people who were aware because probably hindi kasi nabihan. No. So dapat, yung mandiging polisiya ninyo, maging honest sa inyong mga kliyente. Sinabi nyo sana, sa bawat kliyente na binentahan ninyo, may kaso ito. Itong binibili mong unit, may kaso sa korte na baka mababawi ito sa iyo. Baka mapurnada to. Would you still go ahead and buy it? Pag sinabi ng kliyente, bahala na. Okay, kasi mahal na mahal ko kayo sa DMCI. Napakagaling nyo. Bibiling ko pa rin yan kahit na may kaso. Then so be it. Or the client will say, hindi ko na bibilin pala yan, may kaso yan. Ganun dapat ang ginawa nyo. Naging dishonest kayo. May tinago kayo sa kliyente ninyo. Ngayon, pwede kayo demanda ng kliyente ninyo. Maabala sila. Malaking abala sa mga kliyente nyo ito. Mr. Consungi, as sinagot mo kay Senator Rafi, you are not aware. You have a multi-billion company and you own that company. Ibig nyo ba sabihin, hindi nyo nalalaman kung ano nangyayari sa kumpanya ninyo? I'm the chairman and I do not dwell into management issues. And as far as I'm concerned, nobody flagged. Nobody? Flagged. Nobody informed. I was aware that there was a Senate hearing when I was on vacation in South America. Prior to that, I was not aware of any... Didn't you inform the chairman of the problem, Attorney Gascon? Did you not notify the owners of the company? Okay, Mr. Chair, ako mag-question. Sino sa DMCI ang nagsasabi sa mga customer prior to selling the unit kung anong sitwasyon nung ibinibentang unit na yon? Who will that responsibility fall on? May sales po. Sales department po. Okay. Nasaan yung sales ninyo? I would like to clarify what the Honorable Senator mean. Kapag nagbenta kayo ng unit, bago kayo nagbenta ng unit ninyo, sinabi nyo dapat sa mga customer ninyo na, customer, itong binibenta naming unit, itong property dito,
merong kaso para yung inyong customer mabigyan nyo ng decision o option whether bibili pa rin siya o hindi na. Kasi kung ako, personally, kapag pumunta ako sa DMCI at sinabi ako ng DMCI, Mr. Tulfo, itong binibili mong unit o binibenta namin unit sa iyo, may kaso to sa korte ha? Of course, siguro lahat naman ng tao ay wag na. At hindi nyo sinabi yun. DHSUD, meron bang violation doon? Yes, sir. Dapat ho, ang sinasubmit po sa amin pag nag-apply ng, halimbawa, ng license to sell, Your Honor, Mr. Chair, is yung copy ng titulo. So, yun po yung sinubmit nila sa amin na pinagbasihan ng pag-i-issue. Kasi at that time, according to yung mga nag-evaluate po, during that time, si Engineer Narset at si Engineer Tan, sinabi nila na kinonsulta naman nila sa monitoring unit namin. And since notice of lease pendants lang po yun, yung isa, in-elevate pa sa konsulta, tapos wala nang bang follow-up na annotations na nakita, binigyan po ng clearance yun at that time. So ngayon po, na-issue na yung license to sell, nagbebenta sila. And nung nagkaroon nga po ng mga Supreme Court decision, nag-decision naman si Director Dural, yung regional NCR namin, na isis and desist sila. Kasi meron na nga right. Pong, thank you, if I may, Senator Rafi, with the indulgence. O, Engineer Tan, ikaw ba nag-evaluate ng application ng development permit ng DMCI? Yes, Your Honor. How did you evaluate it? Base po dun sa mga requirements ng ano ng opisina namin regarding sa mga applications ng development permit. Okay. Why did you recommend the issuance of the development permit in favor of DMCI, knowing, despite the fact that the title is not in the name of DMCI? Ano po kasi, kinonsulta ko po yun dun sa mga superiors ko. Sandali. Di ba very elementary, Engineer Tan? Retired ka na, no? Wala ka na sa DSUD? Wala na po. Alright. Very elementary. Pag mag-i-issue ka ng development permit, aalamin mo, di ba, yung kung ano yung nasa pangalan ng titulo, nakalagay sa titulo. Opo. Yung ba in-evaluate mo nasa pangalan ng DMCI? Hindi ko na yung titulo? Ha? May amnesia ka na? Oh. Ha? Bakit? Bakit ka nag-issue ng development permit in favor of DMCI na wala sa pangalan ng DMCI yung titulo? May merger po kasi sila nung Taguig Land. O kaya nga. O assuming. Saka may copy po ng deed okay. Of absolute sale. Are you aware? Ikaw ba alam mo ba na may kaso itong lupang ito? During that time when you evaluated it? Meron pong lease pendants. So, ang ginawa ko nga po, kinonsulta ko po dun sa mga superiors ko bago ko po evaluate. Sino superiors mo? Si akin pong head, si Engineer Annabel Narces. Saka po si Director Tan. Director? Tan. Hindi ikaw? Ano, kaano-ano mo yun? Ay, wala po. Hindi po ako related. Ano masasabi mo, Engineer Narce? Sure. Yung ini-evaluate po namin yun, technical evaluation. Remove your mask. You might in there. May annotations po yung title. So, anong annotations na nakalagay? List pendants, and then consulta, and then yung TRO, something like that. So, mga ganyan pong legal issues, nire-refer po namin yan sa legal namin. Sa legal? Opo, in monitoring and legal? Education division. And then, ang legal po ay nag-i-issue sila ng clearance. Yung clearance po nila states that we can proceed with the processing of development permit. So, compliant naman po yung project sa technical requirements.
And then with the clearance of the monitoring unit, we endorse the we forward the application po to our regional of sino sa legal na nag-approve sa inyo? Nag, may monitoring clearance po. Nagsabi sa inyo na ituloy ninyo? May monitoring clearance po. Okay, meron ba kayo kopya ng deed of sale? Meron, sir? Meron ba kayo kopya ng deed of sale? Yes. Ng Taguigland sa DMCI? Meron kayo kopya, wala? Sabay-sabay ba kayo nag-retire, kayong dalawa? Hindi po, 2019. Ongoing yung kaso? Ongoing kaso ng DMCI, nag-retire ka? Oh, Engineer Narcia, kailan ka nag-retire? 2021, sir. Mandatory na po yun. Ikaw, ba't nag-early retirement ka? Ha? Ba't ka nag-early retirement? Eh, kasi po, marami po akong sakit. Marami utang? Hindi po, marami po akong sakit. Ah, marami ka sakit. Ikaw, Engineer? Mandatory na po, sir. Mandatory retirement. Opo. At the age of? 65 po. 65. Opo. Ikaw nag-early retirement. Opo, edede, 60 po. Hindi ka naman inalagaan ng DMCI? Hindi po. Sa mga sakit mo, hindi ka inalagaan ng DMCI? Hindi po. Okay.